Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating patuloy na pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma at sa ating mabuting balita ngayon, tinatawag tayo ng ating pong Jesus Nazareno sa isang uri ng pagpapakababa. Sa isang banda ang pag-amin ng ating mga pagkakamali at ikalawa ang ating pag-amin na ang lahat ng bagay, makamit man natin, nagawa man natin, naabot man natin, nataguyod man natin, ay sa huli-huli nang mumula sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang, sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salong-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog ng dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita,
at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pangkumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, iyong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malukod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng miting at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kung kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo.
Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Paano ba natin tinitignan ang ating mga buhay? Sa atin pong mabuting balita, nagkaroon ng pagtatambal, pagkukumpara ang ating poong Jesus Nazareno sa dalawang taong nasa templo. No? At iyon yung maganda nating pagnilayan. No? Ang una ay isang pariseyo na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang nagawa at sa lahat ng hindi kung ano siya. No, hindi ako magnanakaw, hindi ako mangangalunya, hindi ako mandaraya, lahat ng mabuting kailangan gawin, nagagawa ko, no? O sumingit pa ng komento, hindi tulad nung nandun, no? Hindi katulad nung katabi ko. Palagay ko lahat na ng masama. Dahil siya'y publikano, no? Ang mga publikano noon, mga nagsisilbi sa bayan, nagsisilbi sa mga Romano, at ang tingin sa kanila ng mga Hudyo ay traidor sa Israel. Bakit? Kasi bahagi ng trabaho nila, pangongolekta ng buwis para sa Roma, hindi nila pwedeng tanggihan yun. Kaya kailangan nilang gawin yun sa kapwa nila, Israelita. Na para bang kailangan mong magbayad sa mga mananakop at kailangan kitang pilitin, kundi ikaw ay aking ipapakulong. No? Yung mga publikano ay mga tinuturing na makasalanan. Kaya sinasabi ng Pariseo, ay hindi ako katulad niyan. No? Baka yan eh lahat ng hindi magandang bagay eh meron. No? Yung pagiging publikano iniuugnay sa pagiging makasalanan, sa pagiging mandaraya, sa pagiging magnanakaw. Subalit, sa kabilang banda, ano ang unang bigkas ng publikano? Mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ano yung kinukumpara ng ating poong Jesus Nazareno dito? Hindi ba't para bang pinagtatambal niya yung isang nagpapakabanal, nagpapakabuti, tsaka sa isang papakilalang makasalanan. Kung titignan po natin, mga kapatid, hindi po dahil namumuhay ng tama ang Pariseo at itinuturing na makasalanan ang publikano ang tinitignan ng ating poong Jesus Nazareno. No, ibig sabihin, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil may oportunidad ka sa buhay, ay ibig sabihin ay nalalayo ka na sa Kanya. O dahil mahirap ka, matik, malapit ka na sa Diyos. Hindi po yun. Dahil kahit minsan, ang taong nagkukulang nagiging makasarili rin. At hindi rin malayo na ang taong may asenso sa buhay ay nagiging matapat din. Pero ang tinitignan ng ating poong Jesus Nazareno dito, na sa kanilang pananalangin, may sinasabi tungkol sa kung paano nila tignan yung mga sarili nila. At nakita po natin sa Pariseo na para bang lahat ng mabuting bagay ay dala ng kanyang pagsusumikap. Hindi man nasasabi pero parang sinasabi niya, ako nagiging matapat at mabuti dahil ako ay nagsusumikap. Bigyan mo naman ako ng papuri. No? Lahat ginagawa ko. Pero ano ang unang lumabas sa publikano? Mahabag po kayo sa akin. Na may dalawang bagay, no? Unang-una, na sa lahat ng mga tamang nagagawa, may pagkilala ng pagkukulang at yung kawalan din ng kapangyarihan sa mga pagkakamali natin. Kaya kailangan ng habag ng Diyos. Dahil sa lahat ng pagsusumikap nating maging tama
At kailangan nating aminin sa sarili natin ito. May mga sandaling nagkakamali tayo. Mas madalas pa nga. At ikalawa, hindi man ito nababanggit, subalit naririyan yung pagkilala na bago tignan yung mga nakaya nating gawin, naging posible ito dahil sa biyaya ng Diyos. Isang paalala po sa atin na kung babalikan natin lahat ng nagawa natin sa buhay, totoo, may pagsusumikap naman, napaghirapan naman. Hindi lang yung mga naabot nating pangarap sa buhay, pero yung ating pagsusumikap maging matapat. Totoo, meron tayong ginawa dyan. Hindi po natin tinatanggal yan. Pero sa huli-huli, kinikilala natin na naging posible yan dahil sa Diyos. Kaya marapat lamang nakasama ng paghingi ng habag ng Diyos sa pagkilala ng ating mga pagkamakasalanan. No? Hindi po ito tayo gini-guilt trip ng Diyos. No? Yung parang sinasabi na, uy, may kasalanan ka lagi. Hindi. Totoo lang man na talaga na magkakamali tayo at kailangan natin ng awa ng Diyos para magbagong buhay, para magbalik loob. Kasama po nun yung pagkilala na sa huli-huli, wala tayong maipagmamalaki sa buhay. Wala tayong mga bagay na kung saan ilalagay natin yung ating sarili na mas mahalaga sa ibang tao. Dahil pati yung kung ano ka, galing sa Diyos. At nararapat lamang ang pagpapasalamat at pagkilala nito. Kaya naman po sa pagpapatuloy natin ng pagdiriwang ng banal na misa, hingin natin ang biyaya na maging malay na ang lahat ng natanggap natin ay mula sa Diyos at lahat ay nararapat lamang ibalik sa Diyos. Kung paano niya tayo biniyayaan, tayo'y maging biyaya. Kung paanong hindi niya tayo hinusgahan, hindi rin sana tayo manghusga at magbaba ng tingin sa iba. Kung paano niya tayo binigyan ng pag-asa, maging daan tayo sa pag-asa ng iba. At sa ating paghingi ng tawad, huwag din nating maipagkait ang pagpapatawad at pagsama sa kapwa na itama ito. Dahil naniniwala tayong tayo'y nabubuhay, tayo'y may naaabot dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo
upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo. Padaloyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na sa kanilang matapat na paglilingkod sa kapwa ay nagiging tanda ng biyaya, ng malasakit at ng pag-asa ng Diyos. Manalangin tayo. Padaloyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod naming sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Lorenzo. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. Adiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Upholds my life. The Lord upholds my life. He saved me by His name, protects me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. Though sinners do me harm, and proud men rise against me, I know His power prevails. I praise His most holy name. The Lord upholds my life. His goodness is my shield. His words are my salvation. His grace upon me bestowed. With joy I lift up my soul. The Lord upholds my life. The sinners do me harm, and proud men rise against me. I know His power prevails. I praise His most holy name. The Lord upholds my life. He saved me by His name, protects me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord
upholds my life. The Lord upholds my life. Mga paalala, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po bago ang huling pagbabasbas, kapag po tayo nasa loob o nasa paligid ng simbahan, lalong-lalo na po kapag tayo nagdiriwang ng mga banal na sakramento at nagdarasal o nagdedebosyon, kinakailangan pa rin po nating isuot ng maayos ang ating mga face mask. Kaya sana po ay natatakpan nito ng maayos ang ating ilong at bibig at hindi po ito tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ano po? Bantayan po natin ang ating mga sarili, ingatan ang ating mga sarili, hindi lamang sa COVID, pero no, wag natin kakalimutan, pandemya pa rin ngayon, kundi pati na rin po sa iba't ibang uri ng pagkakasakit. No? At yung pag-iingat naman na po ito ay malasakit na natin sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin.